You know, I can do multitasking. Kailangan niyo ako sa isang kumpanya. Dahil all of the job that you need to give me, I'll do it right away without any hesitation. Ayun kay Gary, ayoko na madirig yung want you to hire you. Sinasolo kasi cellphone ko, tapos hindi ko masaulo na chocho ko kasi interview, ayoko na. What's up mga ka-OA? Shout out sa mga ka-OA. What's up mga ka-OA? Oh yeah. What's up mga ka-OA? Panibagong video, panibagong vlog, panibagong memories na naman. Ang pag-usapan nga natin ngayon ay tungkol sa karaniwang tanong ng mga interviewers pagdating sa pagtatrabaho. At ang tanong na iyon ay ito nga. Why should I hire you? Sa Tagalog naman ang ibig sabihin ay bakit nga ba kita tatanggapin sa trabaho? Ngayon, magpupunta tayo sa ating mga ka-Brusco Brothers para interviewin sila tungkol nga dun sa tanong na why should I hire you? Kung ano yung masasagot nila, papasagutin ko sila sa wikang English taka Tagalog para naman kung hindi sila masyadong mahusay sa English, sa Tagalog or sa Tagalog, sa English. Ganun lang. At syempre, bago tayo pumunta sa kanila, ako muna yung unang sasagot sa tanong na yan. Ako kasi hindi ako kagalingan pagdating sa interview kasi sa totoo lang hindi talaga ako masyadong magaling mag-English. Pero para sa akin, mas mahusay ako sa pagdating sa practical. Sa interview nararamdaman ko rin yung konting ano eh, kabarin ako ba din ako na pag ako na yung interviewin. Kaso hindi ko alam kung tama ba yung binuo kong English. Pero sa tanong na why should I hire you, eto lagi yung lagi kong sinasabi sa mga interviews. If you give me a chance, I will definitely prove to myself and I promise to you that I always being sincere and punctual to my work giving to me. Tapos ayun, nalimutan ko na kung ano yung susunod. Basta mga susunod ko dun ay may mga hardworking, multitasking, mga ganyan yung lagi kong sinasabi pagdating sa interviews. Ganito na lang, mapapayo ko lang sa inyo pagdating sa interview. Subukan yung huwag kabahan. Pero hindi ko alam kung paano yun. Ako, inaamin ko na hindi talaga ako magaling pagdating sa interview. Pero ang ginagawa ko, binibigay ko lang yung best ko na masasagot ko kung English yung tanong, English din yung isasagot ko. Ginagawa ko lang yung best ko para magkaintindihan kami ng interviewer. Yung bang mabigay mo lahat ng punto mo sa kanya, yun, ganyan yung ginagawa ko. Normal lang din yung kabahan ka pagdating talaga ng interview, pero isipin mo na lang na yun yung gusto mong trabaho, kaya kailangan pilitin mo, galingan mo dun sa interview na yun. Ang mapapayo ko lang din, bago kayo sumabak sa interview, try nyo mag-YouTube, tapos mag-search kayo dun ng tungkol sa tanong na hindi nyo pa alam. Kasi doon marami kayong makukuha na ideas na pwede nyong isagot pagdating sa interview. So yun, maraming salamat. Punta naman tayo sa ating mga bros at hingin naman natin yung kanilang masasabi tungkol sa tanong na yun. At ngayon, kasama natin si Kuya Glendon. Kuya Glendon, may ilan lang akong katanungan sa'yo? Pag yan, sobrang dami. Naku po. Ilan lang naman, Kuya Glendon. Okay. Eto. Ano? Ano ba yung tanong ko, Glendon? Hindi, eto. Yung sa ano? Ana. Ano yung gusto mong tatlong trabaho? Magbigay ka ng tatlong trabaho ang gusto mo. Tatlong trabaho kahit ano? Pwera sa pag-vlog, mga ganun. Oo. Sige. Seaman? Seaman! Ba? Hindi marinig yung sagot mo kay Glendon. Narinig yan. Okay, ano pa? Seaman, tapos... Ano ba tawag dito? OF... Hindi, ano? Ano kay Glendon? Ano na? Dancer. Ayan, choreographer. Choreographer ng saan? Sayaw. Choreographer ng sayaw. Tsaka ano, businessman. Yun, businessman. Seaman, businessman. Dancer, tsaka businessman. Ngayon kay Glendon, may tanong lang ulit ako sa iyo. Ano sagutin, eto karaniwan na itong tinatanong mga interviewer kay Glendon. Sige, ano? Sasagutin mo lang yung tanong na... Bibigyan kita ng pagkakataon. English muna? O, English muna, tapos Tagalog. Ah, sige. Para naman may baway pare kung sakaling hindi tayo okay sa English. Sige. Game na. You know, first of all, you should hire me because I can do anything. I can do a lot. You know, I can do multitasking, anything, and anywhere in your branch, I can do whatever it takes just to make my job better. Hey! Boom!
Boom! Panis! 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 Oh, sa Tagalog What's up, naman. Mga G? Hey, sa Tagalog naman kayo, Glendon. Sa Tagalog, syempre. Kailangan niyo akong ipasok sa trabaho. Uh-huh. Kasi kaya kong gawin yung best ko para sa trabaho na to at kaya kong gumawa ng sabay-sabay kahit na ano ang mangyari. Gusto kong mapaganda. Sino ba to? Hoy! Ano na? Gusto kong mapaganda yung trabaho at saka yung kung bakit nyo ako pinasok bakit nyo ako pinasok sa trabaho na to para mas mapaganda yung branch nyo. Yeah! pangit ni Carlo. Maraming salamat kay Glendon sa iyong panahon. At ngayon susunod na natin si Kuya Lokar. Kuya Lokar, tingnan po muna. Tusan ba? Si Kuya Lokar naman yung kasama natin, ano, dahil ginulong nga siya ni Kuya Lokar. Ano yun? Magbigay ka ng tatlong work na gusto mo. Mananakag, mag-aaligaya, tsaka manggagas. Yun yung gusto mo talaga? Hindi. Real talk talaga. Ito talaga yung pangarap ko talaga. Ano? Navy. Navy. Seaman. Seaman. Ano ko ba isa? Teka lang ha. Yung seaman. Pangarap mo talaga. Yung pangarap ko talaga ito, maging Navy, mag-seaman, tsaka magpasaya ng mga tao, yun. Yo. Nandito sa pangatlo, magpasaya ng mga tao. Yun na yun. Pero natupad hindi na. Ba yun yung tanong ko? Okay, ito, meron lang akong tanong sa'yo na karanihin mo tinatanong sa interviews. Okay. Tungkol saan. Game. Yung tanong na... First, you should hire me because I am qualified. That's all. Yes, I am qualified because kailangan niyo ako sa isang kumpanya dahil ako yung magpapaganda ng isang kumpanya. Ang galing English Tagalog na agad naman. Siyempre naman mga bata kasi ang utak ko, marami ang naghahalwa ng English tsaka bawat letra. Kailangan maintindihan yung bawat letra. Yun. No, maraming salamat sa iyong panayam. At ngayon, kasama naman natin ang may-ari ng pamamahay na to, kung saan tayo nakatayo ngayon. Kuya Koki. Mga taxi. Dahil si Kuya Koki, bigat to galing Amerika. Grabe. Hindi naman, joke. Kuya Koki, may tanong lang ako. Magbigay ka ng tatlong work na gusto mo. Ako tatlo? Hmm. Ako, una, pag ano yun, nagbebenta ako ng kondo kasi masaya yun eh. No? Magbenta ng kondo, isa. Tatlo lang. Yung trabaho ko sa US, gusto ko yun. Ano yun? Naglalagay kami ng pump sa puso. Oh yun, pump sa puso. Pangalawa. Pangatlo, siguro ano? Artista, go. Yun, artista. Yan, go. Sa Kitkat, may pera ka pa eh. Pagkatapos ng tanong ko ngayon, Kuya Koki. Yung karaniwang, hindi yun kasi yung kanina eh. Karaniwang tanong ng mga nag-interview. Why should I hire you? Sagutin mo naman, Kuya Koki. Bigyan mo naman sila ng kung paano masasagot yung tanong na yun. Why should I hire you? Why should I hire you? Kasi parang bakit ka namin i-hire, di ba? Yun. Teka lang, Kuya Koki. Sasagutin mo ng English tapos Tagalog. Hirap ko, English, okay. First of all, because I'm dependent, right? Mm-hmm. So all of the job that you need to give me, I'll do it right away without any hesitate. I'm not gonna hesitate about anything, di ba? So yun din, in Tagalog, huwag independable ka. Kasi naman talaga gusto mga employer, eh ba? Siyempre, bibigyan ng trabaho. Huwag kang magbida-bida sa trabaho, gawin mo lang yung trabaho mo, okay na. So yun lang, tsaka be honest, Tsaka ayaw nila na late. Yan, don't be late. I'm punctual with any time of the work. I'll be there, di ba? Yun lang. So yun. Nakakuha na kayo ng tips kay Kuya Koki. Kuya Koki, maraming salamat. At marami, marami tayong matutulungan dito. Ano yun? Why should I hire you? Ayan. Kuya Koki, maghanap na ulit ako ng isa pang nating tropa. At ngayon, kasama na natin na si Boss Joel! Ngipin ko. Sakit ng ngipin niya kasi kirkat niya ako kanina. Okay, talong sa NBA sa akin. Sige na, talong na ako. May tanong lang ako. Okay, sure na. Magbigay ka ng tatlong work na gusto mo. Bukod sa vlog at... Tatlo? Yung mga gusto mo. Yung gusto ko mag-ano. Gusto ko talaga mag-vlog lahat. Hindi, magbigay ka lang ng kasi ako dito. Tambay lang. So, tambay ako. Nasa sa magulang. Hindi, trabaho lang. Ay, trabaho lang ba? Trabaho, yung gusto mo. Hindi. Piloto. Astronaut.
Saka diver sa mga season 2. Wow! Ganyan. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. President pala kasi lahat ng mga fans ko dito sa Naik Cavite, pag laki ko, magiging voters ko lahat yung magiging mayor ako. Mananalo ako ng mayor dito. Pag laki nga. Mayor. Mayor, wala akong mananalo dito ng mayor after 20 years. Itatandaan yun. Pag to, Gary, nagkatotoo na ako po. Bibigyan ka ng posisyon, ano, konsihal ng barangay nyo lang. Ayaw mo pa. Sige, M-Vice. Nadali na naman tayo ni Kay Jolo ng mga pag-geto-geto. No? At, tama si Kailangan, presidente nga. Presidente. Ngayon, may isang katanungan lang. Mayor, presidente. Teka lang, iba pa ano ba? Iba pa. Kasi yun yung naging choices mo, no? Bali, wala yung mga pag-artista, wala mga ganun. O meron naman? Hindi, eh parang gusto ko mag-YouTube kasi mo. Isa, kung meron man, edi bonus na lang yun sa akin. Yo, bonus. At, eto na ngayon. Karaniman tinatanong ng mga interviewer, why should I hire you? Sagutin mo naman sa wikang English tapos Tagalog. Sige. Wait lang. Yung bibigyan kita ng freedom. Which, ano, why should I hire you? Yan, sinolo ko na dati. Nag-call center ko. Sa mga hotel. Basta marami pa mga globe dito malapit. Ah, puro bagsak ako. Kaya yung tanong yan, yung bagay, bangungot sa akin kay Gary. Ayoko na madalig yung why should I hire you. Sinasolo kasi cellphone ko, tapos hindi ko masaulo na chocho ko kasi interview. Ayoko na. Ayoko na. Subscribe.